papatuloy ni Yorme Esco Moreno. Ang build program ng Duterte administration kung siya ay papalaring maging susunod na presidente ng bansa. Sa kanyang anunsyo ng kanyang kandidatura kahapon, patambal si Doc Willie Ong na sa kanyang na siyang magiging vice presidential candidate. Sinabi ni Moreno na lahat ng sinimulan ni Paulong Duterte nakapakipakinabang kabilang na ang build ay kanyang itutuloy. Pero may pitik din si Yorme sa kanyang makatagang lumakakumbusabos pero hindi bastos. Kahit daw dumanas siya ng hirap at naging basurero, sinabi ni Yorme na hindi niya minura o nagalit sa Diyos. At salip ay mas pinaklas pa niya ang kanyang pananampalataya. Narito si Yorme Isko Moreno. Lumaki akong busabos, ngunit hindi ako naging bastos. Bagamat balot ako ng dumi sa katawan, ni minsan hindi ko kailangan sabunin ang aking bibig. At sa kalagitnaan ng pag-iikaos ng matinding gutom na mas malakas pa ang hilab ng tiyan kaysa sa aking dasal, ni minsan hindi ako nagtampo sa Diyos. Hindi ko siya minura, hindi ko siya tinalikura, at ang kanyang mga alagad hindi ko inalipusta. Samantala, muli na namang inupakan ni Pangulong Digong Duterte si Senator Richard Dick Gordon. Sa kanyang Talk to the People, pinuna ni Pangulong Digong ang paglalagay umano ni Senator Dick Gordon ng larawan ng kanyang mukha sa maambulansya ng Philippine Red Cross. Tinawag ng Pangulo na isa itong cheap political gimmick. Kaya naman nagtataka niya si Pangulong Duterte kung bakit siya pa ang binansagan ni Senator Gordon na isang chief politician. Magugunita ay nakusahan din ni Pangulong Duterte si Senator Gordon na ginagawa daw milking cow o gatasan ang pondo ng Philippine Red Cross. Narito ang Pangulong Duterte. Kasi itong kay Gordon, yung ambulansya may mukha niya. Ako... Pwede ko bigay ng opinion, sir? Yes, sir, Mr. President. Of course, sir. We're here to listen, sir. Actually, it's a cheap political gimmick. Yung mga ganon, talagang ano, sir. And I'm wondering why ako na ngayon ang naging cheap politician. Itong isang bright boy sa Olongapo, yung mukha niya, yung ambulansya niya, nandiyan yung mukha niya. Hindi naman siya pangit. Medyo nga tisoy nga. Samantala, tinawag na ipokrito ng Pangulong Duterte si Senator Richard Gordon. Sa kanyang Talk to the People kagabi, binueltahan nga ng Pangulo si Gordon sa pagkwestiyon sa paggamit nito ng C-130 ng gobyerno sa pagdideliver ng COVID-19 medical supplies. Ayon sa Pangulo, siyang nag-utos na ikarga sa C-130 ang mga supplies sa China at hindi ginamit ang air assets sa interes ng Parmalee. Sa halip, ibang kumpanya ang may-ari ng medical supplies na ikinarga sa C-130 plane ng Philippine Air Force. Bilang depensa, sinabi din ng presidente na napaka-ipokrito at mapagpanggap si Gordon dahil nakita niya sa record ng Philippine Air Force ilang beses din ginamit ng senador sa kanyang pansariling interes ang C-130. Ako ang may utos noon kasi gusto kong madalian. Ako yung presidente, hindi naman ikaw. At ang masakit nito, nagpiyak ka ng piyak, ikaw mismo gumamit. Kino-question mo yan sila. Ikaw mismo gumamit ng C-130 for your supplies under the guise of what? Red Cross. Which is more important? The health of the Red Cross or the health of the people? Ako ang may utos noon. At ikaw ang nakita ko sa records, gumamit ka rin. Napaka-hipokrito ka. You're a liar. At nadagdagan pa ang listahan ng mga senador na inupakan ni Paulo Duterte sa kanyang Talk to the People. Binanatan din ni Pangulong Duterte si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil anya sa pagpunaan ng technicality sa panahon ng pandemya.
Ayon kay Duterte, wala dapat sa Senado ang opposition senator na si Pangilinan. Dahil hindi naman anya ito nakapag-ambag ng makabuluhang batas. Pinuna ni Pangilinan sa Senate hearing ang petsa ng pagbili ng procurement service ng DBM sa mga medical supplies. Sabi ni dating DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau na isinagawa ang procurement noong Marsa 25 sa ilalim ng Bayanihan Law 1. Umalma ang senador sa paunan ni Pangilinan na silabing wala pang Bayanihan Law 1 noong panahon yun dahil ipinatupad ang batas noong April 6, 2020. Narito ang Pangulong Duterte. Ito si Pangilinan. Ang sabi niya, effectivity date naman ng bayanihan ang pinagsasabi. Ito sabi ko, ano klaseng senador ka? Mag-debate na technicalities habang mayroong global pandemic. You know, you do not go into such trivial matters as long as the property, the money of the republic was well protected and that the goods that we bought reach to their intended beneficiaries. Yun ang atin. Hindi naman sigilaway na technicalities dyan. Hindi pinakinggan ni Pangulong Duterte ang request ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na US-made vaccines na lamang ang ipadala sa kanilang siyudad sa Davao. Ayon sa Pangulong Duterte, epektibo naman at anong klaseng o brand ng bakuna kaya hindi na kailangan pang pumili ang Pilipino sa klase ng COVID-19 vaccines na gagamitin. Narito muli ang Pangulong Duterte. Sabi ko, pareho yan lahat. Huwag kayong mamili kung anong nandyan ipadala sa inyo. And I specifically my order to Secretary Galvez na huwag niyang do it purposely just to give the Pfizer one. Haloin mo yan lahat. Dito, makuha ka ng 5 boxes dito. Huwag kayong mamili. You do not have the luxury of choice if that's the proper advice that I can give. Ginawa ng Pangulong Duterte ang pahayag matapos na hilingin ni Mayor Inday Sara na huwag daw bigyan ang Davao City ng Sinopharm at Sinovac vaccines dahil mababa lamang ang kalidad of vaccination rate. Ipinag-utosan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agarang pag-i-issue ng guidelines para sa mas maluwag na pulisiya sa pagsusot ng face shield. Sa kanyang napapadalas na Talk to the People kagabi, inaprobahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Technical Advisory Group ng Department of Health at iba pang medical experts na luwagan na ang patakaran sa paggamit ng face shield. Ayon sa Pangulong Duterte, pwede nang hindi suotin ang face shield sa mga open areas. Pero required pa rin naman na gamitin sa mga lugar na pasok sa tinawag niyang 3Cs o yung crowded and close areas at may close contact sa mga tao. Narito ang Pangulong Duterte. Pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Ang limitasyon, ang face shields gamitin mo, 3Cs. Kasi itong kay Gordon, yung ambulansya may... Naman, controversial na si Pastor Kibuloy kinukonsiderang tumakbo sa pagkapresidente na sa linyang Bamburadyo, Davao. Nagpahayag si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo C. Kibuloy na kung wala umanong kakayanan ang mga kakandidato sa mas mataas na posisyon sa gobyerno, mapipilitan siyang tatakbo sa eleksyon. Ito ay may kaugnayan sa huling pagdiklara ni Senator Manny Pacquiao na kakandidato ito sa pagkapangulo sa 2022 national and local elections. Ayon kay Kibuloy na kung gaya ng senador ang magiging presidente ng bansa ay mapipilitan umano siya sa kanyang plano. Inihayag rin ito na mananatili pa rin ang kanyang hamon kay Senator Pacquiao na debate at posibleng mangyayari ito sa ibabaw ng entablado. Sinabi rin ni Kibuloy na kung ipahintulot umano ng Diyos
Posible maghain siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa susunod na buwan. Kanya ang manong pipigilan ang mga kandidato na kilalang may koneksyon sa komunistang grupo at walang kakayanan na pangasiwaan ang kanyang posisyon sa gobyerno. Mayroon umanong kakayanan si Pastor Kibuloy na kakandidato kahit wala umano siyang partido dahil kakampi umano niya ang Diyos na siyang totoo niyang kapartido. Umaasa na lamang ito na hindi siya idiklarang nuisance candidate. Ganyan ang magiging pangulo ninyo. Ako yung mapipilitan talaga ako. Kasi ang taong ito hindi humarap sa akin sa debate. Maraming issue ang gusto kong ilantad sa kanyang harapan. Pag ako ay nakapag-decide at kalooban ng Ama, hindi niya ako maiiwasan. Kayong mga CPPNP lovers, pag tumakbo kayo sa pagkapangulo, haharapin ninyo ako. May platform din ako. Sana hindi ako i-declare na nuisance candidate kasi mayroon akong kakayahan mas higit pa sa inyo. Kahit wala akong partido, Diyos ang partido ko. Bagay na